Once again, and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folktale, Ang Alamat ng Butanding. Ito ay tungkol sa isang binatang higante na kinatatakutan ng mga tao dahil sa kanyang laki. Alamin sa kwentong ito kung paano ang isang mabait na higante ay naging butanding. Ang Alamat ng Butanding. Noong unang panahon, may isang higanteng binata na nagngangalang Tanding, ang namumuhay sa isang bayan sa Bicol. Dahil sa kanyang pagiging higante, malimit ay walang nakikipagkaibigan sa kanya dahil na rin sa takot at pangambang baka saktan sila ng higante. Dahil sa ayaw ring makapaminsala ng binata sa mga tao, naisipan itong manirahan na lamang sa gilid ng isang dalampasigan malayo sa kabihasnan. Isang buwan matapos makaalis si Tanding sa kanilang lugar, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap. Gabi-gabi, nagkaroon ng patayan sa kanilang lugar at halos ang lahat na nabibiktima nito ay mga kalakihan. Tadtad ng kagat ang katawan ng mga biktima at halos hindi na ito makilala dahil sa sobrang dugong nagkalat. Sa isip ng mga tao, isa lamang ang maaaring gumawa ng ganito sa kanila, si Tanding. Dahil sa sobrang pagkagalit ng mga tao sa kanya, pinuntahan nila ang bahay ni Tanding at pinagbabato. Hindi na nagawang lumabas pa ni Tanding dahil na rin sa bantang papatayin siya. Nang gumabinay, umalis na rin ang mga residente upang umuwi at kumain at sa pagkakataong iyon ay nakalabas na si Tanding. Sa paglipas ng gabi ay sumalakay ang daang-daang mga nakababangis na aso sa bayan. Nakita ni Tanding na nanganganib ang mga tao sa kanilang lugar kung kaya't naisipan itong kunin ang atensyon ng mga aso. Pinakagat niya ang mga daang-daang aso sa kanyang damit at dinala ito sa malawak na lugar ng dagat. Maraming mga aso ang kumapit sa kanyang ulo at pilit na nagpupumiglas. Sa dami ng mga aso, hindi na nakaalis ang binatang higante sa dagat. Sabay ng pagkamatay ng mga aso, namatay rin ang isang bayaning minsan na nilang kinatatakutan. Sa paglipas ng mga araw, may napansin silang isang napakalaking isdang lumalangoy sa malapit sa dalampasigan. Tila ba'y may hinihintay at binabantayan. Tinawag nila itong Tanding sa pag-aakalang ang kaluluwa ni Tanding ay napunta rito. Sa kalaunan, ito'y natawag na Butanding. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay iwasan manghusga ng tao batay sa kaniyang anyo. Sila din ay tao na marunong masaktan. God made us all through His image and likeness, at bawat isa sa atin has our own uniqueness. Porkit mataba, malaki, payat, duling, o ano-ano pang masamang anyong panglabas ang isang tao, ay batayan na ng kaniyang total na pagkatao. We can never tell. Just like the story, Ang Alamat ng Butanding,
na dahil sa kanyang kaibahan, ito pa ang nakaligtas sa kanyang kapwa-tao. As the saying says, do not judge a book by its cover. Maraming salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.